So we'll go to the questions. We'll first recognize our chair of the Committee on Public Order, also our vice chair, Senator Bato de la Rosa. Go ahead, sir. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Sir, to Napolcom, we have the executive director here, Attorney Bernardo, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Your 1.905 billion DBM approved budget, 835.145 million will be used for the payment of police benefits, which includes survivorship and disability benefits, including pension. From that amount, do we know how much beneficiaries will be covered by the 835.145 million? And can you give us a disaggregated figure as to how much will be allotted for survivorship benefits, disability benefits, and pension? Good morning, Your Honors. Thank you, sirs. The application thus far submitted to the APOLCOM for pension benefits and sorry, sir. I'll take away my mouse. Yes, sir. The number of the beneficiaries that are supposed to be covered by the said provision, sir, is dependent on the applications of the beneficiaries and the person concerned. These are supposed to be adjudicated at the regional level, and thereafter this will be escalated to the national level. We have so wala tayong figure, sir, kung ilan yung ating mapabigyan dyan. Depende na kung ilan yung mag-apply. Opo, sir. Meron, sir, kaming application dito sa amin. We have a claimant of 469 at the moment, sir. And we have been able to release 304,968,834 as of September, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Next question is it true that the status of those who have been considered as permanently and totally disabled are tagged as separated and not retired? Because this was intimated to me by the PNP Total Permanent Physical Disability Retirees and Survivors Association Incorporated Pensioners in one of our informal meetings here in the Senate. Can you enlighten us on this issue? No, sir. They have been determined to be have been suffered for certain disability in line of duty, and they will be considered as such to be entitled to the benefits afforded by law, sir. Oh. They are considered the PNP who have been injured or been afflicted with sickness in the performance of their duty, and they will remain to be so. We don't reclassify them, sir, outside of what has been provided for by law. Yeah, because the complaint is that they are not classified as compulsorily retired, separated ang kanilang status. So ang complaint lang, kawawa itong mga retirees ito eh. We consider them as heroes kasi binuhis yung buhay nila sa serbisyo. Ngayon, tinamaan siya, nag-inkwentro siya ngayon ng mga drug suspects. Tinamaan siya ngayon dito. Tinamaan yung kanyang spinal column, gulay na siya ngayon sa bahay niya. And yung inkwentro, that was beyond his control. Tapos ngayon, porque hindi siya umabot ng 20 years sa serbisyo, ang classification is separated, not retired. Therefore, he cannot avail of the pensions, the benefits of those compulsorily retired. Parang unfair tayo sa kanila ba? Dahil ang mga hindi natin ito sila, nagipagbarilan ito ng mga kriminal. Tapos ngayon, ang gulay na, tabayaan na lang natin, hindi na natin alagaan. Para bang unfair, di ba? Pwede mo kami ma-enlighten dito dahil sa armed forces, ang kanilang comparison palagi, sa armed forces, iba ang treatment. Pag sundalo ka, tapos sa ganun ang sitwasyon mo, you are separated dahil ay nag-retire ka, dahil injured ka sa in line of duty. Ang treatment nila is sa compulsorily retired. Sa atin sa PNP, bakit parang separated ang treatment sa kanila?
Kung alam ko, lahat ng decisions ninyo merong legal basis. Gusto ko lang sana ma-informo kami kung paano namin kayo matutulungan in terms of legislation. Baka meron kayo gustong ipa-amend para naman sa kabutihan ng ating mga kapulisan na naging bayani. Thank you po. We respect that DOJ opinion. That's not a ruling. That's only their opinion. And hindi naman siguro niyo kung after talaga kayo sa kabutihan ng ating mga kapulisan, you subscribe to the law kung ano sinasabi ng batas. Kasi sabihin ko sa iyo, yung paragraph 1, section 75 of RA 8551, amending section 73 of RA 6975, states that an officer or non-officer who is permanently and totally disabled as a result of injury suffered or sickness contradicted in the performance of his duty as duly certified by the National Police Commission and finding certification by the appropriate medical officer that the extent of the disability or sickness renders such member unfit or unable to further perform the duties of his position shall be entitled to 1 year's salary and to lifetime pension equivalent to 80% of his last salary in addition to other benefits provided under existing laws. So, ano sila lang yung sa Napolcom? Yung dapat matatanggap nila sa PNP, dapat itutuloy pa rin yung sa kanila. Natin dahil kawawa itong mga tao nito. After nagamit natin ito sa ating trabaho, pabayaan na lang natin itong mga tao nito. And to think, ha, mga bata ito na disgrasya. Pag bata ka pa na disgrasya sa servisyo, mga anak mo maliliit pa. Pero ngayon, pwede pa additional issue. Aside from that, sila ngayon gulay. Nangailangan talaga yan ng medisina. Ang iyong natatanggap nila dito, pangbili lang ng medisina. Ngayon, isang issue pa yung mga anak nila, hindi na malagaan dahil maliit pa. Nung sila namatay, no, gulay na sila. Talagang deteriorate yung kanilang health. Biglang namatayan, aga pa. Meron pa kayong isang policy dyan na yung transfer of benefits. Unlike doon sa compulsorily retired, na habang buhay yung asawa, siya ay tumatanggap sa benefits nung namatay na this. Pero ito ngayon, itong in the case of that separated, as you classify it, yung mga TPPD, hanggang 5 years na lang siya magtatanggap ng benefits. So, 5 years, nga nga ang pamilya ng heroes natin, wala nang magagastos, wala na matatanggap. Ay, mga bata, maliit pa masyado. So let us be fair to them. Sana asikasuhin natin ito. Sabihin natin, alam ko nagkalulubas yung mga DOJ opinion na yan because of issues noon na sabi na malaki na masyado ang pera ng gobyerno na nagagastos dito sa retirement ng mga pulis at sundalo. Kaya anong magagawa natin? Nagservisyo yan sila. Hindi natin sila gastusan. Parang unfair naman sa kanila, di ba? So please, sir, help us, help them, ha? By providing us your position paper. Na, yes, sir. Madagdag ko. Nabaldado mo na, kapulisyon. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. May isa pa, sir, dyan. Yung one rank higher. Yung compulsorily retired, yung benefits na matatanggap nila is one rank higher. So meaning, mas malaki yung matatanggap nila. Ito ba ating mga PPPD na talagang, yung iba dyan, forgive me for my words, bisa ko dati, alam ko. Yung iba dyan, nakapag-compulsorily retired dahil tago ng tago lang sa opisina. Ayaw yan mag-operate doon sa labas. Nag-retire yan, sa loob lang ng opisina yan, hindi yan nakapag-field. Pero itong ating mga PPPD, hindi na-retire ito dahil na pintro, nakipag-away ito. Ngayon, hindi natin i-approve sa kanila yung one rank higher. Ako, unfair pa rin sa kanila eh. Siguro, pagbigyan rin natin, gamitin ang one rank higher din yung kanilang benefits na matatanggap. Okay, hindi sila nakaabot ng 56 years old sa serbisyo, hindi siya mabigyan ng one rank higher.
ikasalanan ba niya yun? Nakipag-inkwentro siya eh. Beyond his control yung nangyari. So dapat nga, dublihin pa natin kung may marami tayong pera, dublihin pa natin yung bigay din mga hero natin ko sila. So yun na po sir, lang sa akin. 100% po. 100% supportado po kami dun sa panukalan niya. Thank you very much sir. Maraming salamat po. At least confident ako na mag-push ako nitong legislation na ito na supportado niya ako dahil sigurado ako ang ayaw dito, DBM na naman. Ayaw na naman DBM pag pera at usapan na hindi pwede yan dahil eh mabuti kayo pera lang ng bayan pinag-alagaan ninyo. Ito mga police na ito ay katiwasan yan. It's an order ng ating bansa ang pinapangalagaan ito. Kaya sana magiging considerate tayo. Yun lang po sir, maraming salamat po. Magkano ilan yun sir? 436 po. 436 po. Oh. Kumpara mo sa nanalo ng loto, 400 din lang? Tabla? Yeah. Oh, tabla. Ano yun sa nanalo ng loto? Maliit na number lang yun. Mas marami pag nanalo ata ng loto yung isang draw na yun. Ha? Hindi na natin. Tulungan mo kami. Sige po. Ha? Ayawan po namin ng paraan kasi po yung audit observation po, meron ng kulatilya yung COA without prejudice to accountability and responsibility for NAPOLCOM to process the claims. Kaya inakit po sa DOJ eh. Pero magsabit po kami ng amendments dito sa section 73 ng 69-75 po. Kaya para po man. Opo. Sir, bigyan mo sa akin ha? To this committee. Thank you very much. Mr. Chairman, isang question lang sa Bureau of Fire. Okay, Bureau of Fire. Ano lang update ng ating modernization? Alam mo, binibuntayan talaga namin ito dahil dumaan tayo sa butas ng karayom sa pagpalabas itong batas na ito, di ba? First time ito ata nangyari itong batas na ito na nagkakaroon ng tapos sa sabaykam, ratification na lang, natalo pa. Kaya, magkakuan talaga, very close to, very dear to our hearts itong batas na ito. Kasi, ano ang update ito kung sunod ba ito? Thank you. Your Honor, regarding the modernization program, in 2021, we have procured 148 fire trucks. In 2022, 118. And with the procurement of ambulance, for this year, 2022, we have 86 ambulance, then 23 rescue trucks for 2021 and 2022. And the NEP for 2023, Your Honor, we included therein the construction of 60 fire stations, procurement of 41 fire trucks. And hopefully, Your Honor, with the endorsement of the Honorable Secretary, our concern really, Your Honor, is the usage of the fire code fees. Annually, we are only authorized to use 1 billion pesos out of the total collections of the fire code fees. Magkano pa lang this year? Last year, sir, we collected 2.5 billion. Tapos 1 lang binibigyan sa inyo? Ito po yung automatic appropriations. Our request, Your Honor, is to fast-track the modernization program if only we could utilize the fire code fees collection of the preceding year. Kaya nga, nakikinig ng DBM, makiusap tayo sa kanila na hindi nila tayo nungutang ng pera para sa modernization ng Bureau of Fire. Kukuha na lang tayo doon sa kanilang nakukulikta. Hindi pa natin kaya suportahan. How much is dedicated for this year? Along 2023? 1 billion, Your Honor. It's almost 1 billion per annum, Your Honor. Sana, we are appealing to them na dagdagan nila yan sir, para mas marami itong mabiling fire truck. At saka, hindi lang naman fire truck ang mapupuntahan nito. Ang dami yung kailangan to modernize your agency. Ang dami. Mr. Chairman, yes. Within that, dyan sa fire center ba to? Kasi ayokong ano, habang yun na rin yung issue no, tungkol sa fire trucks. We know for a fact that yung mga 5th and 6th class municipalities, hindi makabili yan ng fire truck sila eh. May I know sa ating director kung ilan po yung GUs pa na wala pang fire trucks or fire stations pa lang? Kasi iba nang hihiram lang eh, di ba? Tama ba? Yes, Your Honor. At present, Your Honor, there are still 203 municipalities without fire stations. 203.
Just with your permission, we just want to acknowledge the presence of our Senate Majority Leader, Senator Gerald Villanueva. Thank you, Mr. Chairman. Actually, I just wanted to say hi to all our friends here, especially our former colleague. That's right. That's and right. A very able Secretary of DILG. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Salamat, Majority Leader. Bye. So, Mr. Director, so 200 pa ang LGUs na walang fire trucks and ano? That's correct, Your Honor. Inalam namin para so that we will know how we will augment and supplement. Ang tanong ko lang, with the judges of Senator Bato, again, ano bang distribution natin ito? Pag halimbawa, meron kayong 100 na procure for this year, kasi napansin ko po, Mr. Chairman, some cities, no, and some first class, second class municipalities, nabibigyan pa eh. Doon yung galing sa DILGA. Eh, alam mo, nag-mayor din ako. Kasabay ko si Secretary Benhar. We were a fifth class and first class municipality na naging city. Kaya namin bumili. And we do not, ang sabi ko noon, ibigay na natin sa mga hindi afford. No? I'm sure you know that first class municipalities and cities very well equip themselves. Kaya nga noon, nung time na yun, sarili namin gamit. Pero nagtataka ako, there are still cities and first class municipalities na sila pa nakakuha ng mga bago, no? As you mentioned, 200 pa ang walang fire stations and fire trucks. So that has to be prioritized. E minsan alam ko naman, may mga parochial requests ang mga legislators para mabigyan yung kanilang districts, but dapat i-prioritize natin wala. Again, cities and first and second class municipalities can take care of themselves and equip themselves. Huwag tayong padadala na ang bawa ni-request na legislator, eh sabihin nyo na lang, dapat talaga unahin yung mga wala dahil nakakakawawa kung magkasunog, Mr. Chairman, nangihiram pa sa Karatig Bayan. Sige, Director. Sir, regarding the distribution of fire trucks, we use the 8-2 formula. Meaning, sir, 8 goes for the refleeting program. Most of the fire trucks now, around 400 is 40 years old and above. Nare-refleet muna natin, sir, yung mga first and second class municipalities dahil sa population density. Only 2 out of 10 goes to the fire station, to the municipalities without fire stations. Yan po yung formula po natin, sir. Yes, Mr. Chairman, thank you. Meron pa kami doon fire truck sa Santa Cruz, Davao del Sur. Yung fire truck namin, yung gano'n, yung pag tumatakbo yung fire truck. Ngayon, di ba, yung blinker at saka yung siren, pindot na lang. Yung doon sa amin, ngayon, buhay pa, naniikot ng isang bumbiro yung siren. Meron pa, pero, ang tibay mo na, dapat i-maintain mo yun, dahil napakagandang perfect yun. Matiba yun. Sabi-sabi pa. Gumagana na pa. Pwede pa yun. Sa Bureau pa. Bureau of Jail. BJMP. Yung nangyari sa Pututan, Iloilo. Yung pumatong sa taas ng building yung mga preso. Ano ba natin mawasan yun na hindi na maulit? Sana hindi na maulit yun dahil nakakaya. Kalit lang ng pera ng pagkain ng preso tapos na-deny pa sa kanila. Kung totoo na-deny, ha? Hindi natin alam, baka mayroon nag-agitate nito mga preso nito from within. Sa loob, may personal na alitan doon na ginagatong ito mga preso na ito na mag-react ng ganun. Pero yun lang, kung talagang issue is purely denial of their food allowance, so sana hindi na maulit ito. Yun lang sa akin sa'yo. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Actually, during the investigation, the underlying cause really, Your Honor, is that we have a new jail facility. Kasi old facility po yan. Naumakyat sila. We have a new jail facility. Then ililipat na sana natin sila. Doon kasi silda-silda na. So ayaw nila. So they use this, naumakyat sa taas. Kasi na kapag tataka naman na kung pagkain talagang problema, bakit ngayon lang sila nagreklamo? So sinabayan nila doon sa na ililipat na sila doon sa new facility. That is a 62 million worth jail facility, Your Honor. Alam nga naman hindi natin gagamitin yun. Sayang yun.
Ayaw nilang lumipat doon. Mas mahirap doon para sa kanila makadiskarte ng mga kontrabando na ipasok sa loob ng presuhan. Kaya ayaw nilang lumipat, ano? Yes, Your Honor, nakasilda na yun. Pero just the same, we conducted investigations kasi may pagkukulang din yung mga tao namin doon. Hindi nila din nabantayan na yung mga intelligence gathering. Ganyan. So that's the ano, the story behind, Your Honor. Ang isa importante, walang magugutom na preso dahil sa ating basic yan, sa ating uniforms, nakaon mo na lahat. Pati asawa ng tauhan mo, nakaon mo na lahat. Huwag lang yung pagkain. Yan, yes, basic yan. Pag, pagkain ng preso, dinumay mo sa kanila. Mahirap talaga. Ha? So yun ang sa akin. Maraming salamat, Mr. Chairman. Tapos thank you very much. Mr. Chairman, I will interject because yung thinking naman ng anak ng isang pastor, talagang huwag kang magnanakaw talaga. Kahit lalo na yung asawa. Mr. Chairman, just to put that on record. Your Honor, regarding the EMS, actually, Your Honor, we have the biggest procurement per ambulance in 2022. 80 po yung nabili natin. Previous years, isa, dalawa lang po yung nabibili natin. Because of your support, Your Honor, we really take note of that and we are on the right direction, Your Honor. Na, no? Kayo na yung bumili lang. Salamat, sir. Thank you again. Would like to put on record, galing talaga nung Senator Bato, Your Honor. Napag-usapan lang sa floor. Look, it's happening and it's helping a lot of people. Saving lives, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, remind ko lang yung Robert, that swing bet talaga yan si Senator Villanueva. Kung hindi yan lumipat sa atin, tapos na yung batas natin na yun. Kaya pasalamat kayo dyan, Senator Villanueva. Mr. Chairman, since andyan na rin tayo sa topic ng Bureau of Fire, ang naging controversial naman dyan is this provision from out of nowhere nang galing, not from the Senate version, na arming you or allowing you to purchase firearms. Di ba? Ala. Kasi kalaban nyo na nga apoy, tapos meron pa kayong firearm eh. So ano nang status nun? So since pumasa na yung version na yon, what is it? Are you now busy or more concentrated on your firearms? Your Honor, actually based on the law, we are supposed to procure 2,282 firearms for the operative for our firemen in the 146 cities and 17 regional offices. However, when we requested for the DBM for the funding of the 2,282 firearms, they begged to defer it because of the shortage of fund. However, nag-request din kami, Your Honor, na may savings kasi kami ngayon around 94 million out of the savings from the procurement of fire trucks. And we request for DBM to authorize us to use our savings for the procurement of those firearms. The total costing of the firearms, Your Honor, is around 45 million. Kaya 45 million is good for how many fire trucks? Trucks, the arms, trucks. Mr. Chairman, with the indulgence of our minority leader, just to put on record, because the reason why I was against it is really because of arming all, Mr. Chairman, but it was Senator Bato, and Senator Bato would recall this instance when he explained to me the importance of the security personnel. So it's not each and every member of the Bureau of Fire Department. So just the personnel, because there were instances and a lot of instances were recorded that during the time of operation, bang nagpupuksa ng apoy ang ating mga firemen, may nakawan na nangyayari, may looting na nangyayari. So yung dahilan kung bakit ako ay nakumbinse ni Senator Bato at just to put that on record, no, kasi hindi yung mga nanonood sa atin baka akala lahat every member bibilhan natin ng firearms, no. So just to put that on record, thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, just to pursue the point of my question, my intervention. Your question is I'm saddened with the idea to use savings from fire trucks to buy firearms. Ayoko na, thank you.
So ang tanong ko na lang, I mean, but if that is within your power and authority, under your review systems, gawin niyo yan. Pero 45 million pesos is good for how many fire trucks? The costing of the fire trucks, sir, is 15 million per unit. It's 3-year honor. Good for 3. So the policy question is, 3 more fire trucks or 2,000 plus firearms? Okay. So I think for the Bureau of Fire Protection, that should be a no-brainer because you know what you are supposed to do. Diba? Mm. Yes, Your Honor. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes, Senator Nanji. With the permission of Senate, the Minority Floor Leader. Yeah, go ahead. Hindi, connected question lang. Paano kayo nagkaroon ng savings from fire trucks considering na kulang nga yung pondo natin to procure fire trucks? Go ahead, sir. Yeah. Your Honor, out of the ABC of the project for the procurement of fire trucks, the bidders, their bid is below the ABC, and therefore we have a savings of 94 million out of our procurement. What is the ABC, sir? What is ABC? Approved budget ceiling, Your Honor. Okay. Yeah, it's savings from the bidding, Vice Chair. Okay, thank you, Mr. Chairman. And I also support the call of the Minority Floor Leader na baka mas maigi nga na pambili na lang to ng fire trucks kesa dun sa barel. Kasi kung may magandang coordination naman yung PNP tsaka yung Bureau of Fire, yung PNP can provide the security for our fire personnel during pag may mga sunog tayo. Yun lang po, Mr. Chairman. Thank you, Vice Chair Binay. So now we'd like to acknowledge Senator Francis, if he's still online. He was the first one present at the hearing. Vice Chair Francis, yeah, you have 10 minutes, sir. Yes, konti lang to sa akin. I raised this during the confirmation hearing. Medyo mahina yung volume nyo, sir. Baka hindi kayo marinig ng mga resource persons. Apa. I raised this during the confirmation hearing of Secretary Abalos regarding the plight of our PNP. Hindi ka marinig nung best friend mo, si Senator Bato. Hindi niya marinig, baka... Mahina ho. We can go Senator J.B. first while you fix your audio, sir. Yes. If you're indulgence, yeah. Thank you. We'll go to Senator J.B. You have 10 minutes, sir. Thank you, Sir Chairman. Probably for Secretary Abalos, no? Isa sa mga napag-usapan na natin initially will be one of the biggest challenges will be the implementation of the Mandanas-Garcia ruling. So, nasaan na ba ang status ngayon and what do you think we have to do para so that we can make the necessary adjustments on how we will be able to implement this smoothly? Well, sa totoo lang po, itong Mandanas Garcia ruling ay talagang medyo nag-create ng konting kaguluhan sa ilalim ng mga local government units. Itong taon na to, nadagdagan ang IRA, expectedly. Next year, mababa po ito dahil ang business ng IRA is of course the previous income. No? Alam naman natin, pandemic po iyon. Na sinasabi kasi ng araw ng DBM is that to devolve functions of government, kailangan full devolution na. Pero alam naman natin na ang local government code ay ginawa 1 year na to. So, minsan yung pong mga full devolved sa ngayon ay hindi practical. Kamukha ng construction of school buildings. No? Tapos meron ka pang mga barangay roads. Hindi lahat ng barangay kaya magpagawa ng sariling kalye sa ngayon. And further considering that the 5th and 6th class consists 19% of all municipalities, if you include the 4th class, that's about 45% of all municipalities. Medyo mabigat po. Kung kaya ang ating presidente po, ang ating mamahal na presidente, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talaga nagbilin na hanggat kayang maalalayan ng national government ay aalalayan until we get this transition period. Ngayon po, mayroon kami tinatawag na devolution committee headed by the DBM at ako po ang vice chairman. Nag-meeting po kami at pinipresenta po namin ito. Kailan ba? Because nagkaroon po ng EO
138, kung saan ito po yung previous na sinasabi yung ito nga, if we devolve na. So kami naman dito, hinihimay namin isa-isa. Sa ngayon, anong pwede mong i-devolve, anong hindi, sino may kaya, sinong hindi. So, meron kami present sa Department of DILG. Nagbigay kami ng mga data sa lahat ng LGUs, and I think 99% of all LGUs applied. Ano po ito? Ito yung form. Na-fill up pa namin sila at nakuha namin ito. Gawa kami ng studies. Dito, magugulat po kayo, LGUs ay may kanya-kanyang pangangailangan. For example, ang probinsya, importante sa probinsya ay agriculture and health. No? Pero magugulat kayo sa cities, iba. It's not agriculture and health. It's VSWD, social welfare and health. Health ay pumapasok pa rin, no? Mataas na ano. Sa municipalities, kung di ako nakakamali, parang agriculture din and health. So, bakit LGUs, iba ang pangangailangan. Doon po natin makikita. So, bumuo kami ng suggestions na tinatawag namin four quadrants. Ano yung four quadrants na yun? Ika-classify namin ang local government unit sa apat na classification. Based on capacity, based on performance. So, yung una, yung high capacity, high performance, at yung pinakadulo ay low capacity and low performance. In between, yung number two quadrant will be high capacity, low performance. Number three, high performance, low capacity. So, base rito, makikita na namin kung anong pwedeng maigay namin intervention na tulong from the DILG and the national government. Pero sa totoo lang, Senator JV, sa ating mga senador po ngayon, this is the short-term and medium-term solution. But the long-term solution will be the amendment of the local government code. At ako yung nananawagan at ako yung nagpapasalamat sa inyo, Senator JB, at sa inyong committee on local government, that our lines are always open together with that of Congress, kay former mayor din, kay now Congressman Rex Cachalian. Inilista na ho namin isa-isa itong dapat na ma-amend. Dahil dito, kunyari, nakalagay talagang full devolution. Maganda ang hangarin ng local government code. Napakaganda. But then, habang tumatagal ang panahon, dito natin nakikita parang bahay eh. Dapat magbigay natin ng konti. And one of these is to review and to visit yung mga functions na ibibigay. Ibibigay na natin sa parang anak mo yan eh. Ibigay mo itong responsibility sa nakakaya. Mahihina, baka mahirapan. So, nandun na po tayo, hinihimay po natin isa-isa. Mahirap na rin, pero yan po ang ginagawa ngayon ng departamento. Thank you, sir. I know that this will really be a challenge kasi mababago talaga yung proseso, no? But as per DBM lately, they will request, no, that they would amend or revise the EO 138 para kasi minsan doon na, Mr. Chairman, doon natin alaman, Mr. Secretary, kung kailan na-implement, that's when we know the challenges and the problems. So, kaya ako nagtatanong din, we have to make the necessary amendments and adjustments if needed. No? So, that's why I'd like to thank also Secretary Abalos with the coordination with our House counterparts, is Congressman Rex. Hopefully, we can already form team, no? That's so that we can already look into this so that we can make the necessary adjustments. Kasi medyo challenging talaga to. Noong una, magandang pakinggan. So, Chema, kasi lumaki ang ira, lumaki yung share ng LGUs ang problema. Noong na-devolve yung capacity ng maraming LGUs, hindi nila kasa, hindi kaya. No? So, I think those are the challenges that... Anyway, we will already be... keep in touch and start the ball rolling by looking into the challenges, no, with this implementation. Siguro tanong ko na rin sa PNP naman. For the past four indulgence, Senator JV, just take the opportunity since nabanggit yung local government review. There's a provision in the local government code which says there must be a review every 5 years. We came back to that in 2016, eh. We had a review. And we tried to amend the formula, pero medyo may mga nagalit yung mga mababawasan ng pondo. So we were not able to
pursue that, but it would have resulted in greater funds for the fourth, fifth, sixth class municipalities. That's the bottom line. But it was, we passed some legislation also, like the seal of, we institutionalized the seal of good local governance. We also institutionalized the community-based monitoring systems. That those were some of the achievements. But when you, yung mga nabanggit nyo sa amin kanina nung ni Senator Bato when we were discussing in the LBRMO conference room, like the review of PLEB, for instance, Your Honor, isubmit nyo na lang po sa, ano, para masama dun sa review ni Senator JV ng local government code. To flag it, Mr. Secretary. Yes, sir. Marami po. Marami ako inilista. We will filter it out. Kaya nagpapasalamat po ako. At ito yung pabilis. At just to add lang po, no? Just to add lang, one of the contentious issue will be the tertiary hospitals. No? I mean, maski probinsya po, hindi lahat ng probinsya ay mayaman na kayang tertiary cities and municipalities at that. Pero mayroong provision ng local government code that the next higher LGUs, even the national government, could augment kung kailangan ng tulong. And that is what we are going to use here right now. No? And of course, andyan ang ating presidente, lagay ng order niya kung talagang kinakailangan, tulungan, tutulungan po. Thank you, sir. I also share the same because may our experience, magkapitbahay lang kami ni Sec. Benhur when we were both mayors. Mr. Chairman, I can remember when as mayor of San Juan, about 30-35% of our budget goes to the hospital kasi napakabigat talaga mag-maintain, especially if it's a tertiary hospital. Diba? Anyway, sa PNP naman, being the one who defended the budget of the DLG and PNP for years, so under the Duterte administration until 2019, alam po niya, no, naging si Chief Batong aking naging ka-partner, the PNP probably, siguro siya magsabi, probably got the biggest boost in equipment, no, na modernization, no, kasi naging problema niyan, siyempre, if you're a local government official, medyo practical tayo mag-isip, no, nangyari ba masapa, no? PNP didn't have any air unit. Nangihiram tayo sa Air Force pa. Nagkasisihan pa. Tapos, nung si Chief Bato, tinikwento nun, pag meron silang conference ng ASEAN, tinatanong kung yung mga maritime vessels na PNP umaabot hanggang open seas. Sabi niya, hingi, hanggang shore patrol lang kami. Di ba? That time. Di ba, Chief? Tama? So, because of that, I'm proud to say that during that time, we were able to equip the PNP with their wish list, no? Firearms, di ba? Lahat ng hiningi ni Chief Bato, naibigay natin noon, halos, no? Kasi noon, may mga police at that time, wala pang, di ba, wala pang sidearms, no? Kaya ngayon, we made sure that basta naging police ka na, na-deploy ka na, dapat meron ng firearms. And siya, para nga yung masolve yung problema na nangihiram pa tayo sa Air Force, hindi na maulit yung sisihan during mamasapa, no? We were able to purchase about 5, ngayon yata 7 choppers na, no? Ang nandyan. Kaya nga, siguro ang tanong ko lang, are we able to sustain the operations? Kasi medyo mabigat din ang operation of having an aviation unit, no? 7 choppers na po ang meron tayo, no? Yung mga bell, nawala yung bell natin, nag-crash. Ang sakit, Mr. Chairman, noong nag-crash na yung dalawang natin, choppers, nasasaktan din ako, parang feeling ko ako yung bumili, no? Kasi that time, kami po naglagay ng budget. So, ano pong status sa CPNP? Kaya ba natin i-maintain? And second, yung pong pilots natin, ang kulang ho natin kasi, at that time, we were procuring the choppers, tatatlo na lang ang ating pong piloto. No? Tatlo na lang naiwan sa aviation unit ng PNP. Kasi nga po, from 2006, kung kailan huling lumipad, up to for more than 10 years, wala na hong pinapalipad. Kaya naglipatan na. So, ano pong status yon? Yung kaya ba natin? Dalawa. Kaya ba natin yung operation? And second, ilan na ba yung yung pilots, aviation pilots ng PNP? PNP really appreciates the continuing support being given by all the senators, sir, to include sir, si Senator JB, and this was continued by Senator Angara being the proponent ng budget namin, sir. So continuing po, sir, ang modernization po ng ating PNP to include po yung sa maintenance po ng aming chopper as well as yung high-speed tactical watercraft. So with the 7 po ngayon po na
chapter po namin, sir. Kaya-kaya naman po natin i-maintain, sir, in the past. But next year's budget, sir, this is one of our concern because hindi po naisama yung maintenance po ng ating mga fast craft to include, sir, yung chopper, sir. So we would really wanted, sir, to ask for additional budget, sir. Nandito po, sir, yung wishlist po namin. We submitted already to the office of Senator Angara po. I sent to all the senators na rin para yes, sir. May opo, sir. Matibay yung suporta. Yes, sir. Yung pong CIA, sir, namin is yung dating naibigay for the past year, yung 742 million, sir, sana ay maituloy po na maibigay sa amin with the additional request po namin. And currently, sorry to cut you, 742 million will be used for the operations of the water, yung maritime tsaka aviation. It's for the maintenance, sir, of our helicopter, sir. And then yung operating requirement din po namin, sir, sa mga hospitals na pinot up sa ano, sir, sa Region 11. Included na rin po, sir, doon yung maintenance ng ating ano, sir, ng ating high speed tactical watercraft and other ano, sir, other equipment po na nandito, sir, naka-itemize naman po, sir, yung ano, yung breakdown ng 742 million plus currently, sir, ongoing po yung mga training ng ating mga bagong piloto, sir. We have about almost 20, sir, na piloto na itretrain natin, and we'll also be asking, sir, yung training fund for our pilots po, sir. Kaya po natin i-maintain, sir, yung mga choppers, and we'll have new pilots hopefully, sir, by next year po. Thank you, sir. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB, nagbanggit ka na lang ng ating capability ng yung Sibong troll ba natin? Yung Sibong unit natin sa Sambuanga, buhay pa? Andyan pa? Yes, sir. Buhay pa po, sir. And right now, sir, we have requested, sir, na dapat, sir, ay hindi lamang po sila yung na-train. So, we are now currently, sir, doing yung, ano, sir, yung succession planning. Because kung yung Sibong kasi natin na, sir, pag once na ma-promote, they have to be transferred to other unit. Kaya dapat, sir, ay tuloy-tuloy po, sir, yung pag-training natin sa mga new seaborne na personnel po natin, sir. Staff trooper, sir. I hope ma-maintain mo yan dahil release down yung mga counterparts natin from America, from Australia. Talagang humahanga dyan sa seaborne na unit natin ng SAP. Kahit na yung ating mga local natin dito na mga elite units, talagang humahanga dyan sa seaborne na napakagaling. Kaya dapat ma-maintain natin yan. Mr. Chair, thank you. Yes, Mr. Thank you. We just want to acknowledge the presence, virtual presence of our colleague, Senator Robin Padilla, the Chair of the Committee on Constitutional Amendments and Public Information. And additional guests, Your Honor, present with us are Secretary Giling Mamonjong, National Commission on Muslim Filipinos, DILG USEC Alfredo Bayan is present virtually, NYC Executive Director Leia Villalon is also present virtually, as well as Philippine Commission Women Deputy Executive Director Christine Balmes, Police Lieutenant General Rodel Sermonia is also present with us virtually. Thank you. So back to you, Senator JV. Ang ano ko lang, concern ko lang siguro, Chief BNT, baka bantayan. Siyempre, these helicopters, no, are very expensive. No? Siyempre, nakakalungkot dun sa limang nabili natin initially. Dalawa na yung bumagsak, not because of technical, but mga bago kasi yan eh. But I think it's pilot's error, but well, it's under investigation. Pero I think ang kailangan talaga rito is flying time, no? Experience talaga yan eh. Ang problema kasi, it's a challenge, Mr. Chairman, kasi nga tatatlo na lang inaiwan nating PNP aviators, no? Because of the years of non-operation of the aviation unit. No, the last time that we had, kailan ba yung mga R-44 na una na yung pa, no? Nagkaroon pa ng kaso kaya hindi na gamit. So, it worsened. Na talagang hindi na lumipad. Hindi na pinayagan lumipad. Yung mga brand used. So, that's brand new kasi. So that's a long time. So, yun mga challenges natin. So, pag-ingatan na lang natin because masakit para sa amin yung chip ba ito. Kinamdam ko ako bumili. Kasi kami yung naglagay ng
budget na yon. But I'm hoping that it will be spread out siguro pag naka-experience yung mga pilots natin, it will be used in Cebu, Mindanao. Kaya nga binili natin marami. Kasi kung nandito lahat na concentrate, sayang naman. So ay Northern Luzon, so that it will be used in the operations of the PNP, especially yung anti-insurgency or what and other campaigns of the PNP ay yun naman yung intention po natin. So that's yung ano po yung sinubmit nyo, that's already for the operation of the marine unit and ano na, no? Saka siguro isang alam ko pet peeve ni si Senator Barto ito, yung mga police cars natin dapat binibili natin yung maayos, no? Wag na yung dapat, di bali mas mahal ng konti. In fact, ang inano ko dyan, Secretary Benhur, especially for the provinces, yung mga pickup na maayos, no? Because they last longer, no? Yung binili kasi natin noon na maintang ulo ni Chief Bato, yung Mahindra. Pag tinanggal mo yung D, tsaka eh, mahina. Minsan, Mr. Chairman, meron nag-escort sa akin noon sa Bundok Peninsula. Eh, siya yung nagli-lead, yung Mahindra. Ay, nagbabaan. Kala ko, may ambush. Yung pala, hindi makaakyat. Kaya siguro, di baling mas mataas ng konti, but yung gusto natin yung magagamit na matagal. So be rest assured, datang dyan naman si Senator Bato, yours truly, who has defended this, and our chairman. Kaya nga siya mismo ang nandito. Siya mismo nag-hear ng budget ng DILG to hear. Because I think that the peace and order is very essential in our president's trust to rebuild our economy after the pandemic. And one is the pinaka-importante, yung conducive yung business natin. Hopefully, mga issue ng POGO, and I'd like to congratulate the PNP for the past 2 months mula nung lumabas yung POGO issue na nawala na yung mga incidents, no? I hope that you can keep it up. Kaya naman pala, di ba? So, meron lang akong ano... Nandiyan ba si Police Lieutenant Colonel Jaime Santos? In that CO yes, Mr. Chairman, sir. Colonel Santos, can you take the one of the seats? Dati namin chief of police ito eh. Nasa ka na ba ngayon, Colonel Santos? Sir, magandang umaga po sa Las Piñas City Police Station po, sir. After your stint in San Juan, nanggaling ka ng Makati, naging COP ka ng San Juan, kailan kayo naging COP sa San Juan, Colonel Santos? Sir, noong 2020 po. Anong buwan ng 2020? Ay, 2019, sir, September po. 2019. So, yun yung panahon na bagong administration na, no? Makatapos na eleksyon. Opo, sir. Hindi ako pinalad din noon. Ano lang to, Mr. Chairman, practical lang to. I know it's parochial, medyo personal, but you know, having been the one who defended the peace budget for several years, syempre malapit sa akin ng PD, gusto natin yung binibigyan natin maayos, no? Kaya lang there was an incident December 4, 2020 na tinaguhuli niyo po, nag-utos niyo kay Lieutenant Abinoha, PCP1 Green Hills Detachment, yung mga nakaparada sa Green Hills Shopping Center. That was mga around 8:30 a.m. Nangyari po ba ito, Colonel Santos? Nangyari po yan, sir. Explain po, bakit pinahuli? Kasi po, unang-una, Green Hills Shopping Center is a private property. Pangalawa po, pandemic yan. Time ng pandemya, 2020, December 2020. Wala halos traffic, wala halos nakaparada. And alam po, buti na lang po, si Chief PNP, si General Azuri, nakilala ko ito sa Green Hills eh. No? Doon kami nagja-jogging for several years. No? Doon kami nagkakilala. And I'm very happy na naging Chief PNP siya. And you know, alam din niya na meron doon na understanding that you can park your cars until 10 a.m. na wala pa yung, habang sarado pa ang mga business, allowed. Kasi nga for the joggers, para din mapatronize yung mga commercial establishments. Pero before 10 a.m, ako yung iba doon, nagkakandara pa na ayaw na magbayad ng parking fee. Alam ni General Azuri yan, tama, GPMP, that you can park, that's common knowledge. So, ang nangyari, pinahuli nyo sila, wala pang alas G's, in the private property, during the time of pandemic. So, i-explain nga po, Colonel Santos, bakit, anong rasyonal doon? Yes, sir. Tumawag po sa akin, sir, yung substation commander ko po doon, sir, si Lieutenant Abinoha.
Tapos po sir, in-inform niya po ako sir na nag-conduct po sila ng operations kasi sabi po nila, nandun daw po sa loob, private property daw po. Ngayon sir, sabi ko, mag-submit ka ng report. Ano bang ginawa mo dyan? Sir, kinikitan ko po sila. Eh, private property po to sir. May nagreklamo po sa akin. Bakit daw nanguhuli kami? Tapos sila po, eh, nandun lang, hindi namin mahuli. Kaya hinuli po namin. Sige ka ako. Ang contention ko doon, Colonel Santos, it was pandemic time. No, unang-una, priority ba ng PNP manghuli ng parking? Ng illegal parking on a private property during a time of pandemic that when we are trying to help the small businesses. Pero sa akin talaga dyan, eh, kasi si Lieutenant Abinoha, ano pa lang yan, kabo pa lang yan, corporal pa lang yan, nung mayor ako, no? Kaya nga pinagsabihan ko rin yan. Ang target, umamin siya. Kinasuhan kayo eh. May kaso kayo, nandito sa akin yung kaso. Napolcom, sa IAS, nung mga nahuli. I think ang target doon was really, I was the target, no? Umamin si Colonel, si Lieutenant Abinoha para matapos na yung kaso na napag-utusan lang. Apo. Yes. Tama? Inutusan ba kayo? Nautusan kayo? Pero ano sir, tumawag lang po siya sa akin, nag-operate na po sila kaya sabi ko, mag-prepare siya ng report with picture para ho sir, if in case may contest. Sorry to bring this up on Mr. Chairman, but I would not mind augmenting, supporting, supplementing the budget of the PNP, which I have done. And in fact, Senator Bato would attest. Sabi niya, this is the best era of the PNP noong time niya kasi lahat ng hiningi niya, binigay natin. Siyempre, sa totoo lang, nakasakit ng loob. Nawala lang ka sa pwesto, gaganunin na. Kung inutos man yan, ng mayor sa inyo, kasi kadadaan lang ni mayor, akala siguro, nandun kami, grupo ko kasi yun, yung mga nasa MacDo. Hinuli pa. I mean, ano bang priority nyo ba yan? Yung illegal parking kaysa sa ibang ano? I don't mind. Because I think, Colonel Santos, is already abuse of authority on your part. Sir, wala. Hindi nyo na lang siguro sa akin, okay na tayo eh. Sir, wala po ako dun, pero kuhan ko po siya, kaya responsibilidad ko. Okay, pero sabi ka ni Lieutenant Obinoha, he just received orders from you. Kadadaan lang din yung convoy ni Mayor, after a few minutes, hinuli na sila. Cooperation pa, natang hinuli. Ilang pulis yung pumunta, galing pa sa likod, para naman kayong huhuli ng drug pushers, dealer, Diyos ko, nakaparada lang, nagkakapi. Sir, yung sumunod ko ng dispensa po sa nangyari. Pero totoo po, ginawa niyo yun. That's abuse of authority, Colonel Santos. And I would not mind, ako supportive ako sa DLGMPP, pero with officers like you doing this, is abuse of authority. Nakakalungkot. Aminin niyo na lang sa akin. Kasi I would not mind, padidiver ko to kung hindi kayo mag-amin dito. Humihingi po ako, sir, ng paumanhin sa inyo sa nangyari. Mr. Chairman, the question is just very simple. Yes, sir. Inutos mo ba yun? Let's man up. Kung nangyari yun, kilala natin si Senator JB. Napaka bait na tao ito. Sir, responsibilidad ko po. Inutos ko. Oh, hindi nga responsibilidad. Inutos mo yun? Inutos ko po. Oh, yun lang naman pala. May nag-utos pa sa'yo? Wala po, sir. Totoo lang. Wala po, sir. Hanggang sa akin lang po, sir. Ayaw, sir. Well, I admire you for manning up, no? Pero alam ko naman may political niya, pero sige na lang. Ako naman. Responsibilidad ko, sir, humingi po ako ng pasensya po sa inyo. Pasensya na po, sir, sa nangyari. That's not okay. Mr. Chairman, pasensya na kung ano, no? Because I would not mind again that we have to make sure that our PNP are dapat upright lahat, no? We do not want to support any agency that is abusive. Lalo na kung politika. Huwag kayong sasali sa politika. Away namin politiko ito eh. Di ba? Eh yung yes, si kapatid ko, si The Better One. Panahon mo yata yun nung hinuli. Nagbibigay na lang ng bangus. Ikaw pa ang chief. Kayo ba ang chief? Kayo rin. Naku, buti na lang wala siya dito. Kundi lagot ka. Okay. Siguro, yung the issue is very hot about Pogo, dali lang naman yun, isang order mo lang yan. Oh, PJ,
stop providing security to these POGO operators. Kasi dahil kung kailangan naman maraming security, ibig sabihin, they are engaged in a very dangerous business. They're here to engage not on legal business, baka illegal business yung ginagawa nila, kaya gusto nila magkaroon ng maraming security. So, isang order lang eh, hinto niyan. Huwag na niyong bigyan ng security dahil reklamo nga ng karamihan ng mga senador dito eh, baka mamaya pag nasalubong namin doon sa mall, baka kami pasaksakin ng mga bodyguard niya, akala mo kung nakagwardya ng mga pare yung mga bodyguard niya eh. Pinapaihi daw. Ito, ito ba ito? Oh. Yes, yes. Lumabas naman to sa executive session na rin natin eh. Yung incidenting bawal mag-CR ang Pilipino dahil nagsi-CR yung big boss nila. Eh, okay, inarangin ng bodyguard ka pa nga. Ano sagot natin dyan? Sir, we already recalled, sir, yung mga active na PNP personnel natin. And yung mga protective bodyguard po nila, sir, they are already being, ano, sir, being identified by our SUSHA. Para lang sa ganun, sir, isa, ma-identify po natin sila. Nangyari po yun, sir. Nangyari po yun. May tanong si... I know it's related, so Vice Chair, go ahead. Mr. Chair, yung... alam mo, wala ka dito sa anong hearing, ha? Si PNP, wala ka doon hearing ng si Chiquito. Malayo ang nag-represent sa'yo. Lumabas yung issue na yan. Hindi lang galing sa media yan. Kundi, kasi nung... Tinanong namin yung Paranaque Police about nung barilan, di ba? May namatay doon na dalawang pogo. Binaril. Ang unang nagbaril doon yung detective agent. At sabi ng Paranaque Police, sir, identified na namin yung mga protective agents na yan, sir. Follow up na namin yung kaso. Sabi ng SRPO, ngayon nag-react yung mga protective agents. Maraming pumapasok sa aking social media. Sabi, sir, kami naman, sir, naghanap mo lang ng legal. Bakit kami tinuturo ng polis na kaming bumaril doon sa mga taga-pugo na, in fact, mas maraming polis na nakadeploy dyan sa mga pugo operators. Kaya, in order to clear your the organization, sabi lang yun. Sabi mo, stop deploying security to these pugo operators. Para matapos na yan, yung issue na yan. Kapag mainit, ha? Mang mainit. Mr. Senator, if I go to the Secretary and then we'll go to Senator Bean after you. Yeah. I'm directing our chief to look into this. Number one, kasuhan mo yung dapat kasuhan. Hindi pwedeng i-ihi yung federal. Hindi pwedeng pumasok ito. Sa Pilipinas tayo, hindi po pwede yun. Kung yung mga pangalan ito, and of course, sanctions na ibibigay natin, disciplinary ones. Pangalawa, let's stop this practice. Sulatan mo lahat ito. Agawan po namin yung... In addition, I admire you for your statement, Secretary and General, no? Yes, sir. Pero in addition, yung mga i-assign na private security, i-monitor din natin. Kasi yes, sir. Baka they are not... given the proper protocols. Baka kung sino-sino barilin ng mga yan. Diba? Rest assured, Senators, we'll take action on this. I will personally take action. Thank you, Mr. Secretary. Thank you. Yeah. Kaya, Mr. Chairman, sinabi na nga nung interview, John, according to your SUSHA, there are only 30 plus licensed detective agents sa buong Pilipinas. Pero kung i-account niya nag-umasta-asta ngayon dyan na protective agents sa mga pogo operators, may nahanapin siyan kung tutusin. Kaya sabi ko nga sa inyo sa SUSHA, magkakaroon kayo na crackdown dito sa mga protective agents na ito dahil marami ito nag... Kunyari, license sila, pero hindi pala license, illegal pala ito na ang kalabasan tuloy, private army sila ng mga pogo operators na engaged sa mga kidnapping, patayan, kaya i-crackdown nyo ito mga nagbabadigar-badigar ito. Ito yung malakas manghawi kapag pumunta ka sa CR, nag-CR yung boss nila, ang lakas manghawi. Kung license, detective agent yan, hindi yan gano'n ang aksyon. Hindi, kung professional yan, hindi kaharaan yun.